Yo! Maligayang pagbabalik kapatid. It's kapatid Avinis here. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin kung paano pinaunlad ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang Pilipinas at bakit nabuo ang aktivista sa ating bansa. Ngunit bago yan, kung ikaw ay bago pa sa channel na ito, ikaw po ay aking inayayahan na mag-like and subscribe sa my YouTube channel para palagi kayong ma-update sa mga bagong videos na i-upload ko. Kaya, simulan na natin. Dahil sa diskontento ng mga mamayang Filipino sa patuloy na lumulubhang crisis pa ang ekonomiya ng bansa sa ilalim ng pamalaang makapagal na nalo sa halala noong 1965 sa Senador Ferdinand E. Marcos. Ang kanyang mga pangako sa sambayan ng Pilipino ay reforma sa lupa, mga trabaho, pagbaba ng presyo ng bilihin, pagtaas ng sahod, pag-aalis ng nepotismo. Sa mga hindi nakakaalam kung ano ang nepotismo ay isang termonong nagmula sa nephew. Maaring makita ang nepotismo sa sektor ng politika, anumang organisasyon sa lipunan, sa lugar ng trabaho, sports, entertainment, at marami pang iba. Ito ang isa sa mga nais alisin ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos at pag-alis sa katiwalian sa serbisyo o korupsyon. Ang Pilipinas ay muling magiging dakila. Ito ang kanyang ipinahayag sa araw ng kanyang inaugurasyon. Si Marcos at Fernando Lopez, ang kauna-unahang pangulo at pangalawang pangulo ng Pilipinas na nalumpa sa tungkulin gamit ang ating sariling wikang Pilipino. Ang unang termino ng pamalaang Marcos, taong 1965 hanggang 1969. Sa kanyang unang termino, sinikap ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos na mapabuti ang pananalapi ng bansa sa pamamagitan ng pinag-ibayong pangongolekta ng buwis at pangungutang sa iba't ibang dayuhang institution ng pananalapi. Narito ang kanyang mga nagawa sa unang apat na taon ng kanyang panunungkulan. Number 1, pagpapatupad ng programa sa malawakang pagpapagawa ng infrastruktura gaya ng mga kalsada, tulay, patubig, paaralan, LRT at marami pang iba. Ito ang naging dahilan kung bakit siya tinawag na The Infrastructure Man. Number 2, paghihigpit sa illegal na pagpasok ng mga produktong dayuhan. Number 3, pagtulong sa mga magsasaka upang maparami ang ani ng bigas. Number 4, pagbibigay ng pahintulot sa mga Pilipino na magtungo sa China. Number 5, pagpigil sa karahasan. Number 6, pagpapalaganap ng maayos na serbisyong pangkalusugan sa mga puok rural. Number 7, pagpupulong sa International Maynila noong October 24 hanggang 26, taong 1966. Na naglalayong mapalakas ang ugnayan ng Pilipinas sa mga dayuhang komunistang bansa sa relihiyon, kabilang sa mga dumalo rito ang mga bansang Amerika, Australia, New Zealand, Timog Korea, Thailand, at Timog Vietnam. Number 8, pagpapadala ng mga engineers, doctors, at mga sundalo sa Vietnam upang tulungan ang biktima ng digmaan at suportahan ng Estados Unidos. Tinawag ang grupong ito na PhilCAG o Philippine Civic Action Group. Gayunpaman, sa gitna ng malawakang pagbatikos na ginamit ni umano ni Pangulong Ferdinand Marcos ang makinarya ng pamahalaan sa kanyang kampanya, muling nanalo si Pangulong Marcos bilang Pangulo at si Fernando Lopez bilang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Naging kauna-unahang pangulo na naihalal muli sa tungkulin sa pangalawang termino si Pangulong Ferdinand E. Marcos. Taliwas sa mga magagandang nagawa ni Marcos sa kanyang unang termino, sa ikalawa niyang termino ay lumubha. Pagsilang ng aktivismo. Naging laman ng lansangan ng mga mag-aaral at doon ipinarinig ang kanilang puna
at bati ko sa maraming bagay. Gaya ng patuloy ng malaganap ng katiwalian sa pamahalaan, paglabag sa karapatang pantao, pagtaas ng tuition fee, militarization at pang-aabuso ng mga militar, ang pananatili ng base militar ng Estados Unidos, at mga maling patakaran ng pamahalaan. Tulad ng maraming Pilipino, hiniling ng mga mag-aaral na magkaroon ng saligang batas na makatutugon sa mga pangangailangan ng mga Pilipino at naaayon sa panahon. Sa simula, ang mga rally at demonstrasyon ay naging tahimik. Subalit, di nagtagal ang mga ito. Naging marahas at magulo at nahaluan ang ideolohiya ng komunismo. Nang lumaon, naging madugo ang labanan sa pagitan ng mga estudyante at alagad ng batas at mga militar. January 30, 1970. Naganap ang pinakamadugong labanan ng pilitin ng mga mag-aaral na pasukin ng Malacañang. Anim na mga mag-aaral ang napaslang at di mabilang ang mga sugatan. Ang pangyayaring ito ang tinawag na labanan sa Mendiola. Naging sunod-sunod ang mga welga at demonstrasyon na isinagawa ng mga mag-aaral at manggagawa bunsod ng lumalalang crisis, suliranin sa pabansang kapayapaan at kaayusan. Lumanganap din ang krimen sa ating bansa. Dumami ang mga walang lisensyang mga baril, naglipawan ng mga private armies ng mga politiko. Tumaas din ang bilang ng mga mamamayang naghihirap. Samantala, ang mga Marcos Cronies, kamag-anak, kaibigan, kapartido, ay gumamit ng kapangyarihan at karahasan upang maisulong ang kani-kanilang pansariling interes at kapakanan. Matatandaan, noong August 21, 1971, nagsagawa ng proclamation sa Plaza Miranda sa Quiapo, Maynila, ang Partido Liberal, mga opisisyon na pinamumunuan ni Senador Gerardo Rojas. Dito naganap ang pagpapasabog sa dalawang granada sa entablado na naging dahilan ng pagkapaslang ng 8 katao at pagiging sugatan ng iba pang dumalo sa proclamation. Hindi rito nagwakas ang pambobomba. Sinundan pa ito ng pagbomba sa Joe's Department Store sa Avenida Rizal, Maynila at sa Cultural Center of the Philippines. Sinasabi ang grupong Light of Fire Movement ni na Ed Ulager at Steve Sinakis ang responsable sa mga pambobombang naganap. Dahil sa nangyari sa Plaza Miranda, sinuspende ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang pribilehiyo ng Writ of Habeas Corpus sa bisa ng Proclamation Number 889. Ang pribilehiyong ito ang nagbibigay ng karapatan sa isang taong nadakip at ikinulong na itanong sa hukuman kung makatwiran o ayon ba sa batas ang ginawang pagdakip at pagkulong sa kanya. Sinuspende ang pribilehiyong ito upang mapadaling madakip ang mga pinaghihinalaang kasangkot sa pambobomba at upang mabawasan at matigil ang karahasan na lumalaganap sa ating bansa. Impluwensya ng komunista, dahilan sa lumalalang sitwasyon ng mga mahihirap, ang mga halos na lupig na hook sa panahon ni Pangulong Magsaysay ay muling bumangon at nagtatag ng Communist Party of the Philippines at Partido Komunista ng Pilipinas. Nabuo ang komunistang grilya, ang New People's Army or NPA, sa pamumuno ni Jose Maria Sison. Maraming nahikayat na lumahok dito, kabilang na mga matatalinong estudyante, magsasaka, manggagawa, at maging mga probisyonal at intelektual. Malawakan ang mga demonstrasyon na isinasagawa ng mga kabataan. Sa kanilang pagmamartsa, sila ay may dalang pulang bandila at sumisigaw ng mga katagang laban sa pamahalaan habang nakataas at nakatikom ang kanilang mga kamao. Kalimitang nagtatapos sa karahasan ang mga demonstrasyong ito.
pagsilang ng MNLF o ang Moro National Liberation Front ay naitatag noong kalagitnaan ng 1970 ni Noor Miswari, isang Muslim at dating mag-aaral ng Universidad ng Pilipinas. Sa mahabang panahon, nagtanim ng hinanakit ang mga Muslim sa pamahalaan dahil inaakala nilang sila ay pinabayaan na. Kaya ang naging pangunahin at layunin ni Miswari ay humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas at maitatag ang isang nagsasariling rehiyon na tatawaging Bangsamoro Republic. Martial law o batas militar. Ano ang dahilan bakit niya idineklara ito? Isipin mong natunghayan mo ang ganitong pangyayari. Ano ang gagawin mo upang umayos ang ganitong sitwasyon? Sino sa iyong palagay ang may kakayahang mag-ayos ng ganitong kaguluhan sa ating bayang minamahal? Sa ikalawang pagkakataon ng pagiging ama niya ng bayan, nagkasunod-sunod ang kilos protesta laban sa kanyang pamumuno dahil sa di umano alingasngas ng korupsyon. Ang serye na naganap sa kalye ay tinaguri ang First Quarter Store. Ginamit ni dating Pangulong Ferdinand Marcos bilang isa sa mga basihan ang mga kaguluhang ito upang magdeklara ng martial law noong September 21, 1972. Sa ilalim ng batas militar, naging epektibo ang pagpapatupad ng bagong saligang batas ng Pilipinas. Mula presidential, naging parliamentary ang uri ng ating gobyerno. Naging daan ito upang maging pinuno ng bansa si Ferdinand E. Marcos. Sa panahong ito, inilunsad ni Marcos ang pagtatag ng bagong lipunan. Noong January 17, 1981, pinawi ni Pangulong Marcos ang bisa ng martial law. 6 na buwan matapos niya gawin ito, ginanap ang isang halalan sa bansa matapos ang 12 years. Nanalo si Marcos para sa kanyang pangatlong termino. Noong August 21, 1981, naganap ang isang insidente na itinuturing ngayon ng mga eksperto bilang isang pahina ng kasaysayan na nagsimula ng pagbagsak ng rehimeng Marcos. Ang pagkakapaslang kay opposition leader at dating senador na si Benigno Ninoy Aquino Jr., isa si Marcos sa mga pinagbibintangang ulo ng pagkakapaslang kay Ninoy na hanggang sa ngayon ay hindi pa napapatunayan ng mga nag-aakusa sa kanya. Mga kapatid, sa mga panahon ding iyon, lumuluba na ang kalagayan ni Ferdinand E. Marcos. Tila tinatalo na siya ng kanyang sakit na lupus. Sa ganitong kondisyon, marami ang kumisyon sa kakayahan na may sakit na si Marcos na mananatili pa sa Malacanang. Bukod ito sa kabi-kabilang mga paratang sa kanya at sa kanyang mga krony ng pagnanakaw sa salapi ng bayan. Dahil sa lumalakas na pananawagan ng pagpapababa sa kanya sa pwesto, napilitang magpatawag ng snap election si Marcos. Ito ay sa kabila ng nalalabi pa niyang isang taon ng kanyang termino. Naging katambal ni Marcos sa halalang iyon si Arturo Tolentino at nakalaban naman nila sina Corazon Cory Aquino, ang may bahay ng napaslang na si Ninoy, at si Salvador Doy Laurel. Matapos ganapin ang naturang halalan, nagkaroon ng hindi pagkakapareho ang resulta ng ginawang pagbibilang ng mga boto ng Commission on Elections o COMELEC at mga National Movement for Free Elections o NAMFRE na siyang akreditadong poll watcher sa halalang iyon. Dahil doon, nagkaroon ng malawakang protesta dahil sa nangyari na naging mitsa naman ng unang People Power Revolution na tuluyan ng pababa kay Pangulong Ferdinand E. Marcos sa kapangyarihan. Mga kapatid, sa panahon ngayon ay marami ng mga mamamayan ang nakahanap sa pamamalakad na dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Sa katunayan, napakarami niya nagawang kabutihan para sa ating inang bayan.
panoorin mo rin kapatid ang isa ko pang video na pinamagatang pinakamalaking pagkakamali sa kasaysayan na kung saan ay nagbubunyang ito sa mga pagmamay-ari ng gobyerno na ibinenta ng mga Aquino at Ramos. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid at sana ay mayroon kayong natutunan. At huwag niyong kalimutan na mag-like and subscribe sa my YouTube channel para palagi kayong ma-update sa mga bagong videos na i-upload ko. At huwag din niyong kalimutan na ang may malinis na kalooban ay walang kinatatakutan. Maraming salamat po. Bye-bye!